Sa halos 3 taon ni Dropifam, maraming kwento na rin ang ibinahagi namin sa inyo. Mga kwento ng pagsusumikap, overcoming the challenges, at mga kwentong nagbago ang buhay dahil sa online negosyo. Nagbahagi din kami ng mga kwentong may kasamang kainan, sayawan, ulitan, at marami pang iba. Sa halos 3 taon tayo'y magkakasama, maraming bagong mukha ang ating mga nakilala. Naging kaibigan, kakulitan, at ating pinaghugutan ng inspirasyon upang simulan ang sarili mong dream online negosyo. Bago matapos ang taong ito, nais naming mag-alay ng isang maikling kwento. Ang kwento tungkol sa pagkakadapa at muling pagbangon. Ito ay kwentong sinubok ng pagkakataon at pananalig sa Diyos. At ito ang aming kwento. Armed with our vision to elevate the quality of lives of Filipinos by helping their online businesses be profitable, Dropifam was created and established thanks to Sir Charles Ryan C. Ngunit tulad ng mga kilala at malalaking kumpanya sa mga panahong ito, our company started from a very humble beginnings. Nag-start yung company actually 2014. Nare-remember ko, open kami dito lang sa may Araneta Avenue, sa likod lang ng Arlington. No? It's a 25 square meter apartel. So dyan kami nag-rent sa room 104 sa Keystone Building. And we started with 4 employees back then. Actually, ang nakakatuwa dito, ako yung driver, ako yung manager, tapos may dalawang graphic artist ako. Dalawang graphic artist ko, sila rin yung nagpapack. Tapos yung isa naman ko is yung parang right hand ko. So lahat all around kami and started with 4 people. Nagsimula sa maliit na espasyo at kaunting bilang ng mga empleyado. Ito ang naging pundasyon ng Dropifam para simulan ang kanyang mission. Before si Dropifam, nag-open kami ng isang company na fulfillment center. And unfortunately, nahirapan kami ibenta yung service namin. Out of a crisis, nagkaroon ng idea na paano ba natin magkakaroon ng better fulfillment? And naisip namin doon yung Dropifam. Why not give access to all the people who wants to sell our goods inside the warehouse? That's the idea that came in. Isa lang naman ang gusto naming mangyari dito sa Dropifam. At yon ay makatulong na mabago ang buhay ng bawat Pilipinong gustong mag-online negosyo. Galing ako sa offline, galing ako sa retail business. I had several stores in the malls. But when e-commerce came in, it changed everything. Umabot to the point na mas malakas na yung online sales ko compared to the offline sales. And year per year, nakikita ko yung ratio. Umaangat si e-commerce, bumababa si offline. So then, that's when I decided na I think e-commerce is really the future. In a digital world na full of opportunities, naniniwala kami na kailangan nating ma-educate ang ating mga kababayan, nasa loob man sila ng bansa o nasa labas, kung paano sila makakapagsimula ng kanilang sariling online negosyo. At marami sa mga naikwento namin sa inyo ay mga first-hand experiences ng ating mga dropshippers na nabago ang kanilang buhay through dropshipping kasama si Dropifam. Until an unforeseen event happened to us. Natupok naman ang apoy ang dalawang warehouse sa Marilao, Bulacan. Bago maghating gabi nang sumiklab ang apoy sa compound ng mga warehouse sa Barangay Prensa 1, Marilao, Bulacan, agad na itinaas ng BFP ang ikalawang alarma. Sa laki ng apoy, bumagsak ang bubong ng bodega. Alauna-imedya na madaling araw na idiniklarang fire under control. Buti na lang hindi na nadamay ang mga katabing establishmento. Pero tupok na tupok ang dalawang warehouse. With that fire incident, marami sa aming mga kagamitan, mga pinaghirapan, lahat naglaho. December 29, 2020, I receive a call midnight. Yung kapit bodega mo, nasusulog na. So kailangan mo pumunta dito. Ako lang yung nagpunta doon, tsaka kasama ko yung isang yung driver ko para lang makita namin kung may magagawa kami. Or tumatawag naman yung tao ko, yung warehouse supervisor natin, tumatawag sa akin at that time to give me updates. So pinipicturean niya yung bodega namin na hindi pa tinatamaan up to hanggang tinamaan na. So doon ko nakita, so
it took me mga 40 minutes to go to my house to the warehouse. So nakita ko yung progress nung fire through my messages. Pagdating ko sa warehouse, nakita ko it was completely gone. Kasi hindi kami pwedeng lumapit kasi pwedeng mag-collapse yung wall. Pagdating ko doon, I was just observing. Wala ka nang magagawa. And I was just praying to the Lord kasi wala na akong makapitan eh. Kasabay ng pagkatupok at pagiging abo ng aming buong warehouse, may mga pangarap na nasira at naglaho. Nag-worry ako kasi baka mawalan kami ng trabaho. Naisip ko noon, nawawala na ako ng trabaho kasi wala na. Sunog na lahat ng mga item. Buti na lang hindi kami pinapayaan ni Sir Charles. Talagang minahal niya rin kami. Sobrang nagulat ako and I don't know, hindi ko alam po ano yung mga pwedeng mangyari. Isip na ako nung time na yun, hindi ko alam po ano yung mga pwedeng mangyari. That was the saddest moment namin lahat. Siyempre, natakot din ako na makikita ko yung mga staff namin na umiiyak, na natatakot, na ang tanong sa akin is, Ma'am, paano na tayo? Mabilis lumaki yung apoy, hindi na sila pinapupunta, and then napatayo talaga ako nung nabasa ko yun. Hindi pa nag-sink in agad sa akin na wait, yung warehouse na susunog. First time mangyari yung sunog na yun sa company. And malaki yung effect sa bawat isang dito sa amin. So wala talagang natira. Ngunit sa kabilang banda, nanatili ang aming kagustuhang matupad at makamit ang aming misyon. Sa pangunguna ng aming CEO, mabilis na umaksyon at gumawa ng mga hakbang upang masigurado ang kabuhayan ng bawat empleyado mula sa warehouse, head office, at dropshippers ni Dropify. Ginather ko lahat ng employees. So I went back to Manila, gathered my employees, and to tell them the news. Hindi ko alam kung ano yung emergency meeting, kung maalis ba kaming lahat or ma-stop yung company. This was December 30 na. It was a holiday, but it was a special meeting to announce then yung mga kailangan gawin steps. Sir Charles called the team. Ginather ni Sir Charles yung bawat key people ng per department. Nag-isip pa rin talaga kami ng parang solutions kung ano na yung next mangyayari sa company. Inassign yung mga teams kung ano yung mga tasks nila. Kung paano namin i-announce sa mga tao or sa mga clients namin yung nangyaring incident. And then, tinawagan isa-isa yung mga clients. May mga clients sa ka-dropshippers tayong umaasa sa company, di ba? So, parang sa kanila tayong humugot talaga ng hope. And yung mga first na action na ginawa namin, isa doon is yung in-stop namin lahat ng mga operation sides namin. Actually, just isa sa mga announcement namin, we refunded every lahat ng subscription fee. Nag-plan kami on how to rebuild it, basically. Ano yung mga next steps namin along the way. Marami mang kagamitan, ari-arian at pangarap ang kasabay na naging abo ng aming warehouse. Pinili pa rin naming magpatuloy at tuparin ang aming misyon. Ito yung maganda, no? The employees were the one who encouraged me. No? Kung paano tayo nagsimula, babalik din tayo doon. So, they were the ones who motivated me. Actually, yun yung difference eh. I have peace in my heart. Pero once the employees or the people at your back will help you kung paano mag-strategize, lahat kami nag-isip, paano ba natin ito ibabawiin? Paano ba natin ito gagawin? No? Back to zero talaga. Nagpo-purchase ako ng pushcart, ng racks. From day 1, January 1, yun yung first step namin. Binibili ko sa Lazada, binibili ko sa Shopee lahat ng kailangan natin para ma-rebuild yung warehouse. Sa kabila ng trahedyang dumaan sa aming buhay, naging sandigan at pinaghuhugutan namin ng lakas ang bawat isa upang muling itayo ang aming tahanang minsan ang sinira ng isang matinding trahedya. Talagang tumatak sa akin dati is yung video na napanood ko habang nandun si Sir Charles sa actual fire. Binivideohan niya yung warehouse na nasusunog and then nag-utter lang siya ng prayer. Ang galing lang kasi hindi siya nawalan agad ng pag-asa na wait, this is the end of my business. Yung nangyari na yun, ipagpapasa Diyos niya lang or kailangan niyang isurrender lahat. Nangyari man yung sunog na yun, meron pa rin mas malaking plano yung Panginoon sa atin. Dun sa downfall ng company, yun yung nagbigay talaga ng malaking chance sa lahat, lalo na sa company, sa business na umangat
Actually, isa sa tumatak sa akin is yung sinabi ni Sir Charles during meeting noon. Si Sir, hindi nawawala ng pag-asa sa amin eh. Bali, kami, hindi rin kami nawawala ng pag-asa sa kanya. Yung makita ko si Sir Charles na siya matatag pa din. Ang sinasabi niya lang sa amin, okay lang yan. Yung assurance na walang mawawalan ng trabaho, andito pa din kami buo. After 45 days, nag-bounce back din yung company namin. We stayed strong talaga together. So, kita nyo naman hanggang ngayon, nandito pa din kami. You know, after the fire, I saw a Facebook post ng mga dropshippers, ng mga naging kliyente natin. No? And we saw the impact that we made. Ngayon ako nakita na after the sunog, in-honor tayo, na-honor yung Dropify ng mga kliyente natin, how good it was, how it made an impact to them. So I knew that there is deeper purpose and meaning why I need to continue Dropify. Kaya naman bilang pagtatapos ng aming kwento, sana ay nagbigay kami ng inspirasyon sa lahat ng mga taong may pinagdadaan ng mabigat sa kani-kanilang mga buhay. Sabi nga ni Roy Bennett, life is about accepting challenges along the way, choosing to move forward, and savoring the journey. Kung may support system, kagaya ni Sir Charles, alam ko nahihirapan siya dati. Pero dahil dun sa support na natanggap niya, nakasurvive yung company. Huwag kang maging negative sa ibang tao eh. Focus ka lang sa positive. Pagpatuloy lang kahit na madapa ka, huwag kang mawala ng pag-asa. Go lang. Everything happens for a reason. Maybe not now, not today, pero soon. May mga taong tutulong talaga and hindi tayo iiwanan para tulungan ka kung ano yung gagawin mo and para bigyan ka ng inspiration. Kailangan mo lang magtiwala and isurrender lahat sa Panginoon. Kasi everything happens for a reason. God is always in control and just be calm. When the sea or the water is raging and not calm, just pray. So God has always a better plan and He is always in control. Actually, ang ambition ko ay change. Ang may-ari talaga nito si Lord. God is not our business partner, but He is the boss. All failures makes a person stronger. Ang importante is what you learn from it and how do you bounce back. Hindi ibig sabihin na nakalubog tayo ngayon ay hindi na tayo muli pang makakaahon. Money does not identify who you are and it is not your value. At the end of the day, just be patient. Just go along with the process and learn from it. And always be resilient. Because of the grace, love, hope, and strength from the Lord, you and I will rise from the ashes. God is good. God is good, Lord. I just pray, Lord, thank you for this experience. I just want to lift all glory to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.